Pupunta tayo ngayon sa isang customer na kinabitan natin ng 8 camera, parang siguro mag 1 year na nakalipas. At ang sira ng kanilang CCTV, isa ang complaint nila ay meron daw dalawang camera hindi gumagana. Yun ay after the bagyo ng Paeng. Sige, tara, punta natin at tingnan ninyo kung paano namin gagawin, kung paano namin re-repairin. Yan, narito tayo ngayon sa San Pablo City Science Faculty and Live Natakluban Library. Yan, sabi si ito yung gagawin namin, nasirang camera. Tingnan natin. Ito yung monitor nila, nasa labas eh. Yan. So, lumalabas, sabi may dalawang sira, number 2 at number 3. In fact, hindi kami ang nagkabit niyan. Ang kinabit namin na itong 8. Simula 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. Ito yung mga bago. So, last year. Kailan yun? Oh, pandemya. Oo. So, yan kami nagkabit niyan. So, running good, oh. Yung kinabit namin. Ang may diferensya pala, yung luma nila, dati kasi 4 yan eh. So, nagpadagdag lang sila ng 8, kaya naging 12. Project nga pala ng PTA, Parents Teachers Association. So, okay. Walang problema yung aming install, oh. Yun lang luma nilang dalawa ang bumigay. So, hanapin muna namin kung saan nakapesto. Tara, doon sa camera. By the way, kami nga pala ay gumagamit kami ng 2-way radio para mas madali ang communication. Chad, ready check, Chad. 1, 2. Chad, ready check. Wala. Hindi sumasagot. Ay, yan. Oo nga. Luma nga yan. Oo, mira. Tapat ako. So, yun. Bali, yun yung isa. Tingnan natin yung isang camera. Kung alin yan. Ayun! Asan? Ayun. Oh, yan. Akit na kami. Tingnan namin kung dala na kami ng hagdan. Ay, sabi ba? Yan, wala yan. Oh. So, dahil bumagyo ng Paeng, hindi natin masabi. Pero daw dako pa. Yan. Sa lakas ng hangin. O, yan. Binubuksan na. Ay, tsura nung, ano, nung rubber sa kabila. Hindi namin alam. Oo, tingnan natin. Ay, nandiyan palang power supply. Hala. 220 yung pinatakbo. Delikado yan. Oo. Ayun o, may power supply sa loob na 12 volts. Baka bumigay na yung ano, yung power supply na yun. Sige, tingnan natin. Tetester natin, tingnan natin kung may lumalabas ang voltahe. So, bali, DC 12 volts, tingnan natin kung may lumalabas doon. Wala naman, sir. Wala. Ayun sa 220, matitingnan mo. Baka may tape, ano? Ako, wala pa tayong dalan yan. Di bali, at least malaman natin. 220, meron niya ni Gerard. Hindi, baka bunot doon. Baka bunot sa dolo? Oo. Tingnan natin kaya. Saan po bumakanta? Oh, eh doon niya. Doon din yata yan. Centralized yan. May ilaw yun? Ha? May ilaw? May ilaw yung power supply? Oh, pero wala nga. Yan, ano yan? AC na yan, 220. Belly gauge. Lalapitan natin. Akit tayo, ha? Para makita natin. Yan, actual to ha. Actual na repair. Ah, actual na project.
para makita mo sa FB yung vlog. Baka naman ako'y mahulog. 220. Parang basa, ano? Hindi, okay. Hindi naman. Tingnan natin kung ito yung may 220. Wala. Ay, hindi makita. Teka, teka. Walang reading. Walang reading? Oo, hindi. Baka bunot lang doon. O, huwag mo na ibalik. O, dahil walang reading, ibig sabihin, walang 220 tumakbo. Ito yung ginamit nilang cord eh. Yan. So, tapos nilagyan nila na 12 volts na 2 amperes ito. Na DC. So, walang nakukuhan 12 volts dito na DC. Kasi walang 220 tumatakbo. So, titingnan natin doon sa source. Tingnan natin kung nakasaksak. Baka naman nabunot lang nila. Okay? So, after na sumuot namin sa kisame, asya lang pala kasi hindi ko kaya masakit ang tuhod. So, as per ay dito. Oh, baka patay ang circuit breaker. Diyan kumuha. Ay, parang nagiba ito ng bagyo. Kaya siguro na ano, nasira. Yun, as per further investigation, yung data cable na dumiretso doon sa DVR, eh yun lang ang dumiretso sa DVR. Ang power cable ay parang dito na lang tinap. So, mukhang nung aming tinrace, yung wire ay parang napansin namin na mukhang ditong nakatap, you know. Medyo magulo. Hindi kami ang gumawa niyan. Hindi ko sinasuggest na ganyan. Kasi medyo risky yan. Kasi 220. Medyo delikado yan. Ngayon, mukhang kaya nagka-problema ay nasira nga ng bagyo ito. Bagyong paing, yan o. So, natanggal, mukhang natanggal ang bubong. Parang napagsakan pa ng saging. So, mukhang dito. Dito kumukuha ng kuryente. Oo nga, dito nga. Baka itong circuit breaker na ito ay bumigay. Ay, nakataas pa. May isa pang circuit breaker. Papunta doon. Oh, yon. Magandang hapon po. So yan, mukhang dito. So kukuha kami ng tester, multi-tester. Tingnan natin kung good condition ang circuit breaker na ito. O yun, may isa pang pagtitresan kami. Pwedeng dun din sa isang yon. So dito muna tayo mag-concentrate. Isolation lang, isolation. Hanapin natin hanggang sa lumita yung pag-ahanapan natin. So yon. After na ma-check itong circuit breaker na ito, yung sa main, may kuryente naman. So mukhang ang may problema ay yung wire na yun, yung pataas na yan, yan. Titingnan dito yung pagkakadugsong maka hindi maganda na. Yung pagkakatap, parang baka corroded na. So, sige, tingnan natin kung anong kakalabsan ito. So, yun, ang sabi ng aking technician ay corroded na raw sa pagkakatap, pagkakadugsun sa tagal ng panahon. So, tingin ko hindi pure copper yung ginamit. O, yan ha, tip ko sa inyo yan ha. Pag hindi pure copper, pag CCA, nagko-corrode, mabilis mag-corrode. May lumalabas pa nga niyan yung may gel. Actually, maganda yun, medyo mahal nga lang. O, kaya pure copper, bare copper. Mas maganda. Mas hindi masyado nagkukurod yun. So, ang ginamit niyang wire sa power na 220 ay yung pang 12 volts lang. Pwede naman yan. Basta alagaan lang. Basta sa loob lang ng bahay. Kung pwede, sa loob ng bahay. Kasi pag nasa labas ng bahay, siyempre nababasa yan. Nakatip. Kasi dapat dyan, ito tip sa inyo ha. Dapat nilalagay yan sa box na weatherproof.
para kahit umulan, di nababasa. Kaya mas mabilis ang pagkurod niyan. Di nababasa. So, yun. Tandaan niyo yung sinasabi ko. At siguradong ma-encounter din niyo yung problema na yan. So, hintayin natin ma-itap. Tingnan natin kung magpa-power on na ang mga camera. So, after na matanggal itong wire na nakakabit, yan, oh. Tingnan nyo, pagmasdan nyo mabuti, pulbos-pulbos na. Tingnan nyo, tatlong camera yung itinap dito yung power. So, yan, oh. Ano na, gato na. Oh, yan, oh. So, hindi ko sinasuggest na ganito. Dapat ito nasa loob ng box. Again, tinitip ko sa inyo para hindi siya nababasa. Yan, oh. Kasi pag nakatape yan, tapos nababasa. Kaya mabilis nagkukurod kasi may counting short circuit ito. Nagdidikit na yun, eh. Positive negative pag nababasa, eh. Pero gumagana pa rin yung camera. Pero later on, yan, ganyan nga mangyayari. So, hindi talaga, so i-rule out natin, hindi talaga bagyo ang may kasalanan. Ulan. Yung mag-iba ito, wala, hindi naman apektuhan yung linya na yon. So I stand corrected kanina, medyo niisip ko na baka yun ang pinanggalingan, nagsira. Pero it turned out, ito, mukhang ito na. So positive na ako, medyo confident ako na mukhang ito ang dahilan kung bakit hindi nagpa-power. So for the meantime, gagayahin na rin muna namin. Kasi immediate ang pangailangan nila, urgent ang kailangan mapagana kaagad. I-re-report namin sa kanila na kung pwede, baguhin. So for the meantime, papaganahin lang muna. O kakapalan na lang tape para hindi matagal uli bago mapasok ng tubig. So yan. Sige, hintayin natin. Pag tinap na, tingnan natin kung gagana na. Tingnan natin, papower up na. Yun. Tingnan natin, puntahan natin sa camera. Sa monitor, kung may camera na. O yan, malapit na tayo sa monitor. O, nakakita ko na, kompleto na. Number 2 at number 3, bumalik na. Oo, yun. O, di ba? Sige, gumagalo pa yung isang kasi hindi pa namin na ibabalik yung isang camera. So, yan. Paano nga ulit? O, gumagana na. Tatawag ko na doon sa aking technician. Charge. Okay na. Nag-power up na yung camera 2 and camera 3. Okay po. Sasara mo na yung number 3. Medyo, ano, baka malaglag pa yung camera. Okay, isang mabilis na summary lang tayo, ha? Ngayon, ya, kita nyo, ha? Mission accomplished. Nagawa natin yung number 2 at saka number 3. Pero ito sa number 1. May tuloy, ha? O, ngayon, ganito ang ginawa namin. Pagdating namin dito, pinuntahan namin yung mismo camera. Kami dalawa, yung technician ko. Pinuntahan namin yung camera number 2 at camera number 3. Binuksan namin si box. Tingin namin kung napapasok ng tubig kasi yun ang unang suspicion namin. Baka nga napasok ng tubig ng paeng. Ngayon, it turned out, intact naman. Wala nang palm ng tubig. Ngayon, tinik namin yung DC na power adapter na nasa loob. So, yung ganong klaseng connection, yun ay nag-send ng 220 doon sa mismong box. At doon sinaksak yung DC power na 12 volts. So it turned out, nung chinecheck namin yung DC power, walang lumalabas. So ano susunod na titingnan? Siyempre, dahil yun sa isolation procedure, palit ng palit yung iyong paghahanapan para hindi ka masyadong mahirapan. So next is titingnan mo kung may 220. So pag-check namin sa 220, walang lumalabas. Zero. So ibig sabihin, walang supply ng 220. Pinipresume natin yung DC power adapter ay good yun kasi wala lang talaga supply. So, tin-raise natin yung linya simula doon sa camera side hanggang dito sa DVR side. So, it turned out, putol dito, so hindi dito talaga nanggaling yung 220. So, hinanap namin hanggang sa nakita namin doon sa isang corner doon at napagalaman namin na nakatap lang pala, nakatape lang under the sun and under the rain.
eh na-check po ng lakas ng bagyo nitong pine na nakaraan, mukhang nababag masyado. So yung unang suspicion ko, naakala ko ay nasira ang linya dahil baka posibleng na, kasi nag-iba yung structure doon eh, na nandun yung circuit breaker. So akala ko nasira, pero it turned out intact naman yung linya, pati yung circuit breaker intact din, walang problema. So ang napagalaman namin ay ito. Ayan. So kitang-kita, walang daya. Kitang-kita, o oh, yan ah. Corroded na. So ito ay sa simula, okay. Pero over time, kasi nga dahil hindi naman siya talagang pure copper, tingnan nyo, bilis po putol. Bilis po putol. Mga hibla-hibla, o. Oh. Yan. So ibig sabihin, yan, tingnan nyo, pulbos-pulbos na. Ito talaga yung pinakang naging dahilan. So anong masasabi ko? Huwag na kayo mag-practice ng ganito. Kasi pag yan ay under the sun, under the rain, at nabasa, lalo na't may tape, titigil ang tubig dyan, magkakaroon ng short circuit. Sa simula, gumagana, medyo papangit-pangit lang. Pero later on, yan na, wala na. Bibigay na yan hanggang sa, wala na. So dapat, ano dapat gawin? Ito ang aking tape. Dapat, ilagay nyo itong dugsungan sa loob ng box na weatherproof para hindi siya nababasa. Ngayon, ang isa pang solusyon, huwag na kayo kumuha doon sa malayo. Kumuha na kayo doon sa malapit. Baka meron malapit na power source na 220. Doon na lang kayo kumuha. And mas maganda, eh dahil may power cord na, yung coax cable naman na ginamit, meron ng power yun. Pwede ka naman mag-supply ng 12 volts dito mismo, centralized power supply. Hindi ginawa. Anong nangyari? 220 pa ang pinatakbo. Hindi ko nire-recommend yun. Yun ay kung talagang dumating sa point na wala ka ng magawang solusyon. Or sobrang layo, hindi nakakarating. Ang 220 kasi malayo ang boot yan eh. Pero 12 volts, hindi talaga masyadong malayo ang nararating. May tinatawag na voltage drop. Ngayon, hindi naman kalayuan yung nangyari dito. Hindi sa dinidiscredit ko yung unang nagkabit yan. Ang aking masasabi lang, dahil hindi naman kalayuan, parang mga 100 meters lang yata yan. Kayang-kaya yung supply ng 12 volts na DC. Siguro taasan na lang ang pirahe, siguro mga 3 or 4. Ngayon, nangyari, hindi ko alam, parang shortcut din. So, dapat, kung kayang patakbuhin ng 12 volts hanggang doon sa loob ng 100 meters, 12 volts na lang. Huwag na magpatakbo ng 220 kasi medyo delikado yun. Okay, so paano yung ibang nagre-repair? Baka mamaya mapahawak 220. Mahulog pa. Hindi naman kuryente kakamatay nila. Nagkakamatay nila yung pagkahulog. Okay, baka mawala yung ulo. So far, yun lang ang naisip ko na recommendation doon sa para hindi mangyari yung nangyari. Okay, so yun. Mission accomplished. Sa susunod na video, repair ulit ang ating gagawin. Okay, so antabayan ninyo sa susunod. At sana, okay magsama manood. Kung nagustuhan niyo ang video nito, mag-like kayo, mag-share kayo, at mag-comment kayo para mapag-usapan natin kung ano mga interactive link yung mga problema. Okay, ito, yan. Actual, ha? Actual na nakita nyo kung paano namin ginawa. Actual na problema, actual na solution. Okay, so bye-bye sa susunod na video.